pwede niyo bang ikwento sa amin yung about nitong strange frequencies? Si ano siguro, ladies first. Alexa. Oo. Lagi ko sumasagot nitong tanong na to. Laging sa akin, ba? Ladies first. Ah, talaga? Yes. Well, actually, we didn't really plan it to be a film. Mm. It all started because of Zark. Siya talaga yung iniidolo ng marami when it comes to horror because he's famous on YouTube for exploring yung mga abandoned places around the world. So si Enrique is the the first one who contacted Zark for like a collaboration something. Tapos naisip ni Ken na itap din yung mga fellow artistas na alam niya mahilig din sa horror. Okay. Yes. Pero rinig ko kanina sa aming producer na you're playing yourselves. Yes. Hindi daw siya yung parang character. No. So, sige, go ahead. It's called meta found footage. Okay. Meaning we're not playing any role. Mm. We only go as ourselves. Mm. There is no script, no storyline. Yeah. Wow. Yeah. Even cameraman, there's no cameraman. We are the cameraman. Yes. So kayo. Yeah. So sabi ko nga kanina, nung pagka-explain ng EP namin, or executive producer namin, no, na si Pampi, parang Blair Witch Project. That's right. Parang ganun, mga kapatid, kung hindi po kayo familiar, lalo na yung mga lolo't lola dyan, di ba? Meron, marami tayong nakikinig sa ating mga lolo't lola. Ito yung mga, ano, American, it's from the States, di ba? Itong Blair Witch Project. It's mga Amerikano po ito. Tapos dala-dala po nila yung camera nila. Tapos tumatakbo through the forest, woods, yeah. Ganyan, oo. Tapos, pero hindi ako masyadong natakot kasi I think it's a cultural thing. Mm-hmm. Alam mo yung siguro pag sila panoorin nila yung ano, yung mga kapre, mga ganyan. Yeah. Siguro parang, ha? Siguro hindi rin sila natatakot, di ba? Mm-hmm. So ako din, hindi ko masyadong gets kung ano nakakatakot doon sa Blair Witch Project. Pero ito, paano siya? I'm sure mas nakakatakot ito kasi pare-parehas tayong Pinoy eh. So ano, sige, go Zark. Kasi we literally shoot sa Shinlin Hospital. Kasi di ba, others do it na parang fake yung lugar. Pero doon, dinala ko talaga sila sa Shinlin Hospital. We got the permits and everything. And then, nung una, minessage ako ni Ken sa Instagram. So, akala ko collaboration for YouTube lang. But nung sinabi niya na yung plano, this is the main plan, ito yung gagawin natin. Sabi ko, sige bro, invite ka ng mga celebrity para something bago. Huwag yung mga matatapang. Let's bring it ng mga adventurous na tao. So, she contacted Rob Gomez, Jane De Leon, Raf Pineda, even si Miss MJ Lastimosa. Alexa Miro, sabi ko, bro, sure ka ba? Oh. Sure ka ba? Sabi niya, well, let's get it. Tapos, mabilis bang na pa-oo? Yes. So, si Rob, si Alexa, mukhang game na game agad eh. Nung narinig ko po kasi Enrique Hill, sabi ko, gwapo naman. Sasama na nga ako, tapos Taiwan pa po, tapos horror daw, tapos walang cameraman, walang director. Sabi ko, okay, something new. And it turned out to be one of the best experiences while shooting for me. Oh my God. The worst also. Kapatid, alam niyo, kanina si Rob, tinanong ko siya, no, kung, or sila actually, silang apat, tinanong ko sila kung naniniwala sila. So, yung mga others nga, you know, parang hindi of this world, di ba? Sabi ni Rob, Dati hindi. So ngayon ano po, I give more respect to the supernatural. Kasi po when we were there, they give so much respect to before we start even entering the building. Yeah. Ganun ka intense. The Taiwanese are very, very respectful. Yeah. The Asian culture is crazy. So yeah. Sige. Nagsimula yung humbleness namin nung time na nag-scout kami ng lugar. Mm. Kasi hindi kami agad, hindi agad sunggab agad eh. So we need to scout the place first. Mm. And then while scouting the place, na-feel namin na there's something wrong. Yeah. And then nakauwi kami ng madaling araw kasi nag-meeting kami as team. And then si Alexa, while passing the tunnel, she felt it na it's something is on her back. Mm. What? She started crying and crying. I swear. Yeah. It was in the van. But may umaakit sa akin, may sumasakay pa ikot, and then tapos sa sigit na kami ng mga kahoy kahoy. Buti ay makapagdalaw. Kasama namin yung mom ni Jane. Okay. So siya yung nag-comfort kay Alexa as a mother's love. Yeah. And I mean, gitna ng highway. So nag-freak out talaga si Alexa. Yeah. Imagine gitna ng highway, she started crying. So ako sabi ko sa driver, let's pull over. Mm. And then nandun kami sa gitna mismo, gumilid kami, ang daming sasakyan. And simula naging humble na kami. Okay guys, let's shoot this. We realized na we shouldn't just, you know, wing it and disrespect, you know, and just be playful. Kasi it's, you know,
whether or not it's real, may kanya-kanya tayong paniniwala. Mm. Walang masama kung magre-respeto tayo. Mm. Mm-hmm. Pero Raf, ikaw kasi nakakakita ka, 'di ba? Oh my god, totoo ba? Yun. So ikaw, so si Alexa, naramdaman na niya, nag-freak out na nga siya. Meron daw parang gumagapang or umakyat sa shoulders niya. Nakita mo ba 'yun? Yung gumagapang sa kanya. Parang ibang charot. Joke, joke, joke. Iba pa lang gapang. Ibang gumagapang. Actually, nung nasa van kami ni Alexa, ina-eye to eye niya. Kung magka, nasa ano kasi siya eh, dun sa katabi ng driver. Tapos ako, nasa pinakalikod. Ina-eye to eye ka ng gumagapang. Hindi, nalang ako. Ni Alexa. Tapos parang sabi ko, wait lang, anong meron? Kasi parang, to be honest, when I saw Alexa, hindi siya dahil madilim lang yung van eh. Pero there is something, parang, ano, parang kakaiba sa aura na parang nagdilim yung mukha niya. Na, na hindi dahil madilim, pero madilim yung mukha niya na parang there's something is something's wrong. So parang ako wait lang, ano ba? Tapos siya hindi niya kasi masabi kasi kahit na parang meron na siyang nararamdaman, at the same time hindi na rin siya makahinga. Yeah. Kumbaga parang so hindi na rin siya talaga totally makapagsalita. Yung moment na lang na umiyak siya nung nasa van, yun na lang talaga yung parang nag-release. Yun na lang nasabi. Yeah. So, paano nawala? Because umiyak ka? No. When we exited the tunnel. When we went down the car, umabot kami sa point na nag-circle up kami. Yes. We prayed pa. Yung mga Taiwan crew na tumutulong sa amin, tinulungan kami magdasal ng Taiwan kasi baka Taiwanese yung yung mga yung translator multo. Namin, driver, kasi Taiwanese sila yung may parang alam na some, you know, somehow na prayer. Tapos as soon as they did that to me, doon na siya fully nawala. Wow. Yeah. So, kasi ganito mga kapatid ha, ano, movie siya pero they're not playing any card, they're just playing themselves dito sa movie, no? Yeah, sige, go ahead. This is a content, pero nag-decide kami ni Ken, sabi ko kay Ken, I think this is too good for YouTube. Yeah. Kaya mo ba ipasok natin ang sinehan? Yeah. It's and not then, really a movie. And then, start namin to pitch up na for this MMFF. And then, nagustuhan nila. So, sinunggaban namin ni Ken yung opportunity. And yeah, we did it. Yeah. Actually, this is a franchise from... It is a franchise, yeah. This is gonna be the first installment. Wow. Taiwan. So, the next ones, we're gonna go to the different parts of the world. Yes. So, pero I'm wondering, bakit sa Taiwan? Bakit hindi dito sa atin? Yeah. Oo. Oh, oh. Sige, go ahead, Raph. Wala akong gustong sabihin. Ikaw. Kala ko yung sabihin si Raph eh. Plan talaga kasi ni Zark na isunod yung Taiwan because he just came from Japan, am I right? Adapan galing ko UAE. Okay. UAE. But like you finished the Suicide Forest in Japan. Yeah, I did. Yeah. Okay. Mm-hmm. Pero, are you gonna be doing the Philippines? Let's aabangan natin. Next installment. yung target po kasi is the realest and most scariest, yeah, the scariest around the world. Places. Around the world. Yes. So Philippines will have one of those. Yeah. No, marami sa Pilipinas. For sure, for sure, Baguio, sure. Hastat Manor, Teacher's Camp. Baguio, Baguio, mga Subic, mga ganyan, di ba? And it's something new. I think it's gonna be something new for the Philippine cinema. Kasi nga, it's an actual haunted place in Taiwan. So never been seen, never been heard. It's actually one of the most haunted places in the world. Ang Shinglin Hospital. Okay. Have any of you been in any horror films before? Rob. Me, I have. The last Shake, Rattle, and Roll. Shake, Rattle, and Roll Extreme. Oh, a classic. Shake, Rattle, and Roll. With Jane De Leon. Yes. Kasama ko din. Kasama po namin siya dito sa pelikula. Okay. Ba't ka na pa-oo dito ulit? I think I was invited through Jane. And napa-oo ko because it's a full length film na. Ngayon, it's a first time discovery. Yun yung experience, yun yung makikita nyo. It's a first person view, so we have a camera on our body, so hindi nyo kami nakikita umaarte. Nakikita nyo kung ano yung ginagawa namin. Nakikita nyo yung real reactions. Yung nangyayari sa amin at that moment in time. So yung buong gabi na yun, ma-experience nilang lahat. Parang ng first person. It's like a game. Oh, nakikita mo yung kamay namin, nakita mo kung saan kami, kung sino kinakausap namin,
kung ano ginagawa namin. Eh si Raph, ba't na pa oh? Hindi ka ba nagsawa na or either natakot, na trauma? Kasi nakakakita ka eh. Tapos parang lalo mo pang pinasok yung sarili mo sa ganitong atmosphere o ganitong sitwasyon. Yeah, on the contrary, actually, I want to challenge myself kasi for the longest time, syempre, nung bagets pa lang, parang nandyan na yan eh. Parang forever naman na meron akong palaging nakikita, nararamdaman, or napapanaginipan. Mm. But I'm not doing anything about it. Mm. So this time na parang ngayon, mas matanda na ako and mas in-embrace and accept ko na kung ano man tong klase ng gift or talent na to na meron na to. Meron ako. So kaya ako to tinanggap because I want to challenge myself. I want to see and how far can I go? Oh my and God. Kung ano pa yung muha na lang no, how far can I go? How far can I go? And at the same time, kung hanggang saan ba tong kakayahan na to, and para malaman ko na rin kung ano yung pinaka-purpose or essence nung gift na to. Oh, wow. Eh si Alexa, hindi ka ba nag-regret? Kasi, syempre, parang una pala, hindi pa kayo nagsimula, yun na yung nangyari sa'yo eh. Yeah. Hindi ka ba natakot na, naku baka next time, masaniban na ako? No. Kasi walang ganun takot? No, kasi it already happened to me like maybe 3 years ago. I saw it talaga myself. It was during mass pa. Okay. Before the whole the service started rather. My God! Yeah, sa mass pa? Okay. Mm, habang pinipray over ako ng minister, I saw 3 demons in front of me na sinasabayan nila yung prayer. Oh. Parang they were mocking the prayer. And so, I don't know, maybe this is like trying to teach me something. So, my respect for horror and everything unknown is getting deeper and deeper lang. Mm-hmm. Yeah. What do demons look like? At least yung mga nakita mo, yung tatlong yon. Kasi hindi ko rin alam kung magkamukha sila or iba-ibang mukha nila. Parang silang gargoyle. Oh, parang gargoyle. Very, very weird yung shape ng mga ano. Tapos yung isa mahaba yung dila. But they're trying to mumble, jumble, na parang nag-morph din yung face. But they look like gargoyles. Oh. Pero walang wings. Okay. Naisip ko yung Hunchback of Notre Dame, di ba? Yung church, di ba may mga gargoyles doon? Yung Hunchback yung lalas. Ang weird, kasi may gargoyles doon sa church. Tapos ganun pala yung itsura ng demons. Yes. At least the ones that, ano, no, Alexa saw. Would you say na lahat ng demons mo ang ganun? Or iba-iba din sila? Iba-iba. And feel free to butt in, Raph, kasi nakakakita ka rin eh. Well, I believe na hindi pa ako nakakita ng demon. Parang hindi ata demon. Hindi ko sure kung demon yon. Pero, ayan, demon yan. Yeah, pero based from what I heard, and based sa mga sabi-sabi ng mga nagme-mentor sa akin, iba-iba. Yeah. Iba-iba yung manifestation ng itsura nila. And usually, it depends on the person nung kung sino yung nakakakita. Oh. Kung paano niya nakikita yung yun. And what, kind, and what kind you attract. Yes. Okay. Si Zar, so, nag-yes ka. Kasi sabi mo, in fact, you said, this is too good for YouTube. Yeah. Diba? Anything else you wanna add to that? Kung bakit ka talagang, you felt like, we have to do this. Kasi nung pinropose sa akin ni Ken yung plano na we wanna travel the whole world. And that's my mission, to travel the world. And explore the most haunted. Sabi ko, oh shit, with the help of Immerse Entertainment, with your budget, bro, let's do it. Kasi with what I do, ako lang yun, ako lang nagpo-produce. Pero this time, kaya natin mag-request ng ganito, ng ganyan. And at the same time, si Ken, kasi kapag sinabi niya talaga, he really supports it. He really supports kung ano yung na-vision ko, na-vision niya din. So, nag-jive yung plan namin together. So, sabi ko, let's get it. Tara, bigyan natin ng oras, ng panahon. Tara, para makapaglabas tayo sa mga Pilipino ng panibagong yeah, that's true. So, we can offer the Filipinos something big. Yeah, this is something different very talaga. Oh, yeah. So, before itong movie na to, hindi kayo close. Tama ba? Close kami. Depende. Close na kayong tatlo pala. Ako, hindi ko sure. Okay. Parang pina-plastic ko lang sila dahil. Wow! So, how close are you now after the movie? Sige, si Zark na lang. Kasi sila, medyo barkada na yan eh. Parang close na sila. Noong una, medyo may ilangan. Kasi ang kilala ko lang si Enrique. Tapos syempre, sila napapanood ko na si TV. So I was like, baka mayayabang itong mga tukin. Dito ko lang sa akin. Di ba totoo naman, mayayabang? pero nung time na nagkasama-sama na kami sa Taiwan, we stayed in one hotel. Dumating na sa time na
pupuntahan ko sa kwarto si Rob. Oh. Rob, anong trip natin ganito? Nung birthday ni Raph, magkakasama kami. O tara, yeah, mag-ano tayo, mag-chill tayo. Even nung kay Alexa. So, naging super close kami. Even yeah, even beauty queen si MJ. Mm. Tapos si Jane. Yeah, we even go, yeah, we work out gym together. Yeah, yeah. Pasabak sa so, kasama ka na sa kanila? I could say. Oo naman. We love Zark. We love Zark. We love Zark crew. Sinong pinakamakulit sa kanila? Sa kanilang tatlo? Pinakamakulit? Ay, Rob ako. Ayun pangalang, diba? Kulit-kulit. Si Rob kasi yung icebreaker ng team eh. Kapag natatakot na lahat siya na yung multi-trip na bigla sisigaw. Oo. Sinong so, pinaka-prangka? Prangka? Ay, may sagot ako dyan. Sige nga. Si MJ. Si MJ. Pag-usapan ng wala dito. Very straightforward. Very straightforward. Anong aabangan? Kasi medyo gets na natin yung concept ng Strange Frequencies at Taiwan Killer Hospital. Anong sa tingin nyo dapat malaman pa ng ating audience para talagang tangkilikin nila ito? It seems like a must watch talaga. Mm-hmm. Base sa mga narinig ko. What else do you think can you tell them na dapat abangan ito, dapat panoorin ito? It's unique because it's a group of friends going, well, not really that close of friendship, but a group of teenagers going into a group of people, not so old people, going into a place going to the unknown, right? So it's a group movie. It's a movie for barkada. For barkadas. Barkada siya. Yes. For friends. Pinsan, family members. Someone you could grab onto and shout with, you know? Yes. Oo. Pero hindi siya for minors, obviously, no? Yung ganito. Cannot parang, be. Ano siya? Parang PG. Nga pala. Is it PG wala something? Pa or is it R18? Or sinasabing rating. Wala pa. Yeah. The thing with what we shot is it's something real. Kasi we shot with 16 cameras, 2 on me, 2 on them, tapos may mga malalaki kaming camera. 28 cameras pala rather. We shot with 28 cameras all together, nakakalat lahat. Not sponsored. So sponsored by the way, Ken. So sabi ko kay Ken, kalat natin lahat ng camera, bro, para may ma-capture tayo something real and then tsaka natin i-proceed sa editing. I think yeah, that's when you asked what's the unique thing that we can tell the viewers so that they'll really watch. Yeah. Is they will see real sightings in the film. Real horror. Real sightings. Reality horror. Yeah. Like it's not fake, it's real. Yes. Sobrang exciting, guys. So yun na yun, basically yun na yung promotion nila, no? Pero pero sabihin lang natin once again, no, kung sino-sino pa yung mga kasama natin dito sa pelikula. We can start with Zark. Alright, so mga kasama natin sa pelikula to, syempre ako. And yeah. Well, sila. Zark, si Alexa, si Raph, si Rob. Special mention sa mga wala dito kay Enrique Hill, kay Jane De Leon, and kay Miss MJ Lastimosa. So, together yun. with my friends, yeah. Yeah, friends. Alexa yeah. Miro. Okay. Raph Pineda. The one and only Rob Gomez. Okay. Alexa, kailan pa palabas? Ipapalabas po ito, December 25 yan ngayong Pasko. And Raph and Rob, Raph and Rob, saan mapapanood? Mapapanood saan, saan pala? Kasi hindi lang isang place eh. Saan? Mapapanood po ito sa Cinemas Nationwide. Yeah. Yes. At kapag manonood kayo, make sure na sama-sama kayo. Bawal mag-isa. Ay, nakakatakot pag mag-isa. Yes, go ahead. And on December 7 and 8 there's a grand fan con. Yes. So we'll all be there asking, answering all of your questions. Yes. Makita nyo kami at 6 malls around six Metro malls. Manila. Okay. Yes. We're gonna go there. Okay, so 6 malls. I'm sure mga kapatid, hindi nyo ma-memorize. Pero if they wanna know where, saan nila makahanap itong mga locations the na to? The Socials of Reality MM Studios. Okay. Yeah. MMFF entry ito? Mm-hmm. Yes. Oh, yan. Okay. Social media accounts na. Let's start with Rob. My social media handles are robgomez.23. Thank you very much. Michael Jordan fan ba ito? Actually, it's my birthday. Oh, birthday. But yes, I do love Michael Jordan. He's the GOAT. Yes, sir. Let's go, everybody! Ingat po kayo lahat sa mga nasa kotse dyan. Mahal na mahal ko kayo. Ingat! Hindi pala sing yan. Pwede mo magsabi ng social media na specific? Yes, okay. Please. Go ahead. So, for TikTok, guys, please follow me, Tarot by Raph, para for daily readings and astrological bardagulan. Diba? And for Instagram, I am Raph Pineda. Yon. Okay. Yes, Alexa.
On Facebook, it's Alexa Miro. On Instagram, alexamiro.m. TikTok, alexamiro_m as well. Wow, iba-iba. Tika na ba ang mga Alexa Miro? Yeah, ang dami. Hindi ko magawa na Alexa okay. Miro lang eh. Yes, Zark. So for me, my main social media is YouTube, Zarkaru Vlogs. And please follow me guys on Instagram, at Zarkaru. And Facebook, at Zarkaru din. And sa TikTok, Zarkaru.azur. Ayun. Yes. Thank you very much again, guys. Panoorin po ninyo yan. Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital. Starring Zark, Alexa, Raph, Rob, and many more. Yung mga na-mention po nila, mga kapatid. Thank you so much for your time. Thank you so much.